We nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa tagumpay ng ating anniversary last Sunday. Bagamat ang demonyo ay demonyo talaga, pero hindi siya nakapanaig laban sa mga mandirigmang mananampalataya na nanalangin para sa kanyang kaharian. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Mainit ang panahon, wala talagang hangin. Nawa, ganun din ang init ng pagtanggap ngayon natin ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan, as we continue, ang tanong ay, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Yung mga naunang mga mananampalataya sa atin, sila'y naglingkod na sa Diyos. At hindi nila alam yung kanilang paglilingkod sa Diyos ay mapapasulat sa Biblia. Hindi nila ina-expect yun. Hindi nila inaasahan na yung kanilang paglilingkurang ginawa sa Panginoong Jesucristo ay mapapalagay sa Biblia. Kaya ito po yung ating mga pag-uusapan, paano nila pinaglingkuran ang Panginoon? Ngayon, tanong din sa atin, paano natin pinaglilingkuran ngayon ang Panginoon? Tayo muna tayong lahat as we pray, ngayon tayo ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa another na Sunday na binigay mo sa amin to worship you, to glorify your name. Batid niyo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Hiling po namin, Panginoon, ang muli mong paglilinis sa aming mga kalikuan. Gabayan kami ng banal na Espiritu, upunawa ang malalalim na inyong salita. At ma-realize namin at makita namin malinaw, Panginoon, paano ba nila pinaglingkuran kayo noon nung sila'y nabubuhay pa during New Testament time? Sa mga nauna, sa mga ninunong mananampalataya, paano ba nila kayo pinaglingkuraan? Gaano ba nila sineryoso? Paano ba yung sincerity ng kanilang service sa inyo? Ngayon, Panginoon, maging aral naman sa amin ngayon. Maging halimbawa sila na pwede naming parisan, pwede naming gayahin. Dahil doon kayo nalugod, kaya nyo ipinalista, inilagay sa Biblia. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pag-uusapan natin, mga kaupo na po, ay mag-asawa. Ang pangalan ng mag-asawang Kristiyanong ito, si Priscilla at saka po si Aquila. Whenever we read of them in the Bible, they were always mentioned together. Never separately. Kapag sinabing Priscilla, automatic ang kasunod. And Aquila. O kaya naman, pag binanggit yung Aquila and Priscilla, sila yung mag-asawa na laging name-mention lagi yung pangalan nilang dalawa. Meaning to say, they were a couple that was not only one by marriage, but acted as one in all they did. Hindi lang sila couple physically, pero couple sila spiritually sa paglilingkod sa Panginoon. At masarap pong makita na talagang yung mag-asawa, si husband at saka si wife, talagang magkasama na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kapag bumangon si Mister, gigising din si Mrs., sila'y gagayak, sila'y kukuha ng Bible, magne-necktie si Mister, magbibistida si Mrs., at magkasabay silang pumupunta sa church. Kaya kapag sila'y minention, lagi silang nandoon sa gawain, silang dalawa, sila'y tandem sa gawain ng Panginoong Diyos. They were one physically and they were one spiritually. They were a wonderful example of a husband and wife that were team in God's work. Sarap, ano? Kaya mga young people na mga lalaki, kung kayo'y mag-aasawa, siguraduhin nyo yung mapapangasawa nyo, ka-teammate nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon din, mga young people na babae, sa tamang edad ninyo, siguraduhin nyo na ang mapapangasawa nyo ay magiging teammate nyo sa gawain ng Panginoon. Okay ba? Kayo ang magka-teammate. Hindi kayo nagkokontrahan pag sa gawain ng Panginoon. Okay. Ngayon po, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Yun ang tanong natin kanina pa, no? Itong mag-asawang ito, paano ba nila pinaglingkuran ang Panginoon? Paano ba? Okay. Number one, naglagay po tayo ng points. The service they were willing to give. Yung paglilingkod na sila ay willing na ibigay. Silang dalawa, ha? Hindi ito nagkokontrahan, ano? Parehas maganda ang flow. Parehas ganun ang puso nila.
ano ang kanilang service na kaya nilang ibigay. Sabi sa Romans chapter 16, verse number 3, tignan niyo po ito, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Si Pablo po ang nagbabanggit nito. At ang pagkakabanggit ni Apostol Pablo sa dalawang ito, sa mag-asawang ito, my helpers in Christ Jesus. Alam nyo, Sir Ribin, para maintindihan natin yung lalim na sinabi ni Apostol Pablo na my helpers, balikan natin, bakit ba sinabi ni Pablo my helpers? Pag sinabing my helpers, yung aking katuwang in Christ Jesus. Pag atin pong binalikan ang nangyari kay Apostol Pablo during second missionary journey, Sir Lester, if you remember, yung second missionary journey ni Apostle Paul ay hindi talaga naging madali. Bagamat maraming bunga yung pagmimisyon ni Pablo sa ikalawang pagkakataon, bagamat mabunga, pero hindi ganun kadali. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang buhay Kristiyano, lagi tayong nasa gera. At hindi basta gera sa laman at sa dugo. Ito'y gera against principalities. Laging may gera spiritual. Kaya yung second missionary journey ni Apostle Paul ay hindi naging madali. Dito nakaranas si Apostle Pablo na iwan ni John Mark. Just imagine, may katuwang ka, si John Mark, at the end of the time, iiwanan ka sa ministry. Gano'ng kasakit na iwanan ka at ikaw na lang mananatili sa gawain ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba na iwanan kayo? Are you with me? Diba ganyan kaminsan yung jowa mo? Hindi lang po yun. Na-experience ni Apostle Paul yung riots. Na-experience ni Paul na dalin sa kulungan. If you remember Acts chapter 16, nung siya ay makulong doon sa Philippi. Nakulong siya. Naranasan ni Paul yung persecution on two different occasions. At na-experience ni Paul na i-reject ang preaching niya about sa gospel. Hindi madali. Mahirap. Naalala ko tuloy yung sa Acts chapter 17 niya tayo, si Jason, nabang nainggit yung mga Hudyo kila Pablo. Kaya nilusob yung bahay ni Jason. Kaya lang wala na sila doon. Pinatakas na sila ng mga mananampalataya. Pinaiskapo na sila para hindi sila abutan. Kasi gulo talaga yun kung inabutan sila. Just imagine, naranasan ni Apostle Paul second missionary journey na hinahunting siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mapalad tayo ngayon, ano? Walang huhuli sa atin kapag tayo ay nag-worship. Walang makukulong sa atin pag nag-preach tayo ng gospel. Magpasalamat tayo sa bansa natin dahil yung bansa natin malayang mangaral ng salita ng Panginoon. Noong panahon ni Pablo, hindi malaya. Huhulihin ka. Pagkakamalang kang kulto, pagkakamalang kang nagtatayo ng another kingdom, mapagkakamalan ay kay bumubuo ng isang organisasyon at lalabanan ang gobyerno ng Roma. Ganon ang kanilang thinking sa pangaral nila ng salita ng Panginoon. Kaya itong second missionary journey ni Paul ay hindi po talaga madali. Paul's second missionary journey had been a very difficult one. Ano po? Ang hirap. Pagod si Pablo, tago ng tago, tapos i-reject ka pa, ikukulong ka pa, tapos iiwanan ka pa. Hirap ang buhay ni Pablo, bagamat maraming bunga, pero nakaranas si Pablo ng matinding paghihirap sa kanyang second missionary journey. Ano po? Eh nga lang, mga kapatid, yung malaman mo isang tao na hindi ka gusto, yung against sa'yo, masakit na yun. Pero yung ikaw pa ay talagang huhulihin dahil talagang ikaw ay papatayin. Mas talong mahirap po yun. Hindi lang masakit sa kalooban yon, kundi masakit sa physical na katawan yon kasi papatayin ka
Ano po? Kaya pagbagsak po ng Acts chapter 18, basahin po natin, Acts chapter 18, verse number 1, after these things. Ano po yon? Pagkatapos ng mga hirap ni Apostol Pablo. Ano nangyari? Paul departed from Athens and came to Corinth. Parang yung Bible, biglang at pagkatapos ng mga hirap ni Pablo, para bago ngayon, are you listening? Pagkatapos ng matinding persecution, pagkatapos ng matinding problema, pagkatapos ng matinding stress, pagkatapos ng matitinding pasakit sa kalooban, are you listening? Nakaranas na ba kayo niya na kayo nagbuntong hininga na sobrang lalim? Dahil sa sobrang hirap na pinagdaanan nyo emotionally, physically, financially. Pero sabi nyo, after these things, natapos din. Amen? Natapos din ang gulo ng aming pamilya. Natapos din ang matinding bayarin. Nagkasundo rin kami ng aking asawa. And we're happy together. Ano? Amen? Ngayong umaga, alam mo kapatid, mangyayari din yan sa'yo. Magpatuloy ka lang maglingkod sa Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman puro hirap. Kung hindi mabubugtong hininga ka rin at sasabihin mong, salamat, Panginoon. After these things, Paul departed from Athens. Alam niyo ba ang mga binuno ni Paul dito sa Athens? Yung mga idolatry. Nahirapan siya dito makipag-debate, makipag-talo. Patunayan lamang na ang Diyos natin ay buhay. Hirap. Paul departed from Athens and came to what? Corinth. At pagpunta ni Apostol Pablo sa Corinth, kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyong verse number 2, here's the reason kung bakit makakasumpong na si Pablo ng kapahingahan. Here's the reason, verse number 2, and found a certain Jew. Naalala ko tuloy, ano? Merong isang kulto sa Facebook na nagtuturo, kapag daw naka-address sa a certain man o a certain Jew, ay hindi Kristiyano. Pero mali eh. Amen? Ang sabi nga doon, Sir Lester, si Ananias at si Sapphira daw ay hindi Kristiyano. Kasi ang nakalagay, a certain man or Jew. Hindi po. Maliwanag na nakalagay dito, and found a certain Jew named what? Aquila, born in Pontus, lately come from Italy. Nako eh, malapit ito kay Tatay Jonah. No? Malapit ito po sa inyo. Ako ay natutuwa ano, nabibless kay Tatay Jonah. Alam niyo po ba, galing Pambicol yan. Umuwi kasi gusto niya mag-worship ngayon. Noong nakaraan din, may lakad din yan, humabol para maka-attend siya ng anniversary po natin. Excited siya to worship the Lord. Amen? Amen? After these things. Amen? Whew, amen! Lately, come from Italy with his wife, what? Priscilla. Because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. Aba, galing pala ito sa Rome, at nung sila ipinaalis sa Rome, nagpunta sila sa Corinth, at doon sila nasumpungan ni Apostol Pablo, and came unto them. Verse number 3,
And because he was of the same crop, he abode with them and wrought, for by their occupation, they were tent makers. Pagod, stress, salamat, may mag-asawa. Ano ginawa ng mag-asawa? Inaccommodate si Apostol Pablo. At according sa mga Bible scholar, yung salita daw, he abode with them. Tumagal daw si Apostol Pablo roon sa Corinth kasama yung mag-asawa ng isang taon at kalahati. Amen? Galing ano? Pinaglingkuran ang lingkod ng Diyos nitong mag-asawa ng isang taon at kalahati. Sir Jaime, inaccommodate. At hindi lang yung Sir Jaime, binigyan pa siya ng trabaho. Anong trabaho nila? Gumagawa sila ng tent. Binigyan pa ng pagkakakitaan si Apostol Pablo for a certain time. Alam niyo kasi ang mga Hudyo, bata pa lang talaga ang mga Hudyo, tinitrain na sila talagang magnegosyo, mag-trade. Kaya itong mga ito, talagang marunong sa buhay. Bata pa lang, marunong na sila na makipagkalakalan. Naalala ko tuloy, nung elementary ako, nagtitinda kami sa school ng Yema para may pambaon kami. Alam nyo ba Yema? Mga millennial, alam nyo ba Yema? Yung bang mga gatas na malapit na ma-expired, niluluto yun. Tsaka binaano sa asukal. Tapos binibilog yun. Ano, para medyo maalat-alat. Tumakta ka lang na ganun. Naalala ko tuloy yung prank, ano, yung patpatikim ng ano, ng bicho-bicho yata yan. Tapos dito pala pinamasa. Biglang dura nung mga kumakain. Marunong silang mag-trade. Marunong silang mag-negosyo. Marunong silang kumita ng pera. Naalala ko tuloy itong si Ribin, ano, kagandang lalaki, ano, nung bina-Bible study ko yan, punong-puno ng candy yung bag. Tapos nagbibigay siya sa Bible study. Brad Caro, ano bang ginagawa mo dyan sa mga candy yan? Pastor, naglalako po ako sa eskwelahan. Amen? Hindi nahihiya yan. Makapalang mukha yan. Sa ikabubuti para sa ekonomiya ng pamilya, di ba? Amen? Ganun sana. Kaya nung magkita sila, alam nilang gumawa ng tent. May pinagkitaan sila. Eto si Apostol Pablo, great talaga ito eh. Hindi nababangko ito, gawa ng gawa, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No, hindi umaasa, talaga nagtatrabaho siya. Bagamat sabi ni Pablo, bagamat deserve namin na suportahan, hindi namin yun ginawa. Nagtrabaho kami, sabi ni Apostol Pablo. Inaccommodate si Pablo ng 1.5 years. Alam mo, Sir Lester, kung masama ugali nitong mag-asawang ito, sigurado hindi magtatagal si Pablo doon ng isang taon at kalahati. Baka dalawang araw pa lang ay maghanap na ng upahang bahay si Pablo. Okay niyo po? Meaning to say, si Pablo ay nanirahan doon na komportable sa piling ng mag-asawa. Inaccommodate. Paul now stayed in Corinth an indefinite period of time, many days beyond year and a half, according to John Wycliffe. Okay, sabi dito, yung bang after these things, sabi sa quotation, Aquila and Priscilla were a breath of spiritual fresh air to the weary man of God. Kapag nakita ka ng lingkod ng Diyos itong mag-asawang ito, talagang kahit malungkot, mapapangiti. Kapag nakita yung mag-asawang ito, talaga namang, salamat sa mag-asawang ito. Talagang ipagpupuri, ipagpapasalamat itong dalawang mag-asawang ito
dahil sa kanilang ginagawa na paglilingkod sa Diyos. Sila'y refreshment sa lingkod ng Diyos. Amen? Alam nyo, nakakapagod talaga ang ministry. Dahil di lang physical ang labanan sa ministry talaga. Talagang battle, spiritual. Pero alam nyo, salamat dahil may mga mananampalatayang refreshment sa harapan ng lingkod ng Diyos. Say amen for that. Amen. Amen. Yung bang yun na lang ang ulam nila? Hahatian ka pa, pastor. Iuwi niyo po. Yung bang yun na lang yung pakwa nila? Hahatiin pa sa gitna. Bilang na bilang yung buto, talagang hating-hati, hating kapatid. Pastor, sa inyo po yung kalahati. Yung bang yun na lang yung allowance nila, aayain ka pa sa lugawan. Pastor, sama po kayo. Kain po kayo. Yung bang mababanaag mo sa kasiyahan sa mukha nila na para bagang hindi sila namumroblema pagkatapos ng kain ng ito, paano na bukas? Amen? Sagot na po namin, Pastor. Amen? Aquila and Priscilla were a breath of spiritual fresh air to the weary man of God. Yung bang ang lingkod ng Diyos nakaganon dahil daming iniisip? Tapos may tatapik. Pastor, good morning po. Mapapangiti rin eh. Amen? Bagamat walang hangin, pero parang humangin. Amen? Hindi yung malakas ang hangin, di ba yun ha? Parang humangin. Parang biglang umaliwalas. Yung madilim na isipan, biglang lumiwanag. May ganun, di po ba? Yung bang, yung gayak niya, yung aura niya, parang walang problema. Pero meron yon. Pero dahil gusto niyang maging encouragement at blessing sa lingkod ng Diyos, ginagawa niya yon. Alam niyo, itong mag-asawang ito, I do believe, marami rin itong pangangailangan. Marami din po itong pangangailangan para i-accommodate pa ang isang lingkod ng Diyos. Dagdag sa ano yon, sa budget yon. Kung mainit ang panahon, Sir Jaime, siyempre mag-electric pa niyang mag-asawa. Hindi naman pwedeng hindi mag-electric pa si Apostol Pablo. Di po ba? Kung bibili sila ng itlog, abay hindi naman pwedeng dalawang itlog lang ang bibili nila. Kailangan bili nila ay tatlong itlog. Amen? Kung sila ay bibili ng dalawang tusino, abay hindi pwedeng dalawang tusino lang ang bibili nila. Kailangan tatlong tusino. Ibig sabihin, sa isang taon at kalahati, yung budget nila, idukol din kay Apostol Pablo. Press air. They not only gave him a job, but they also brought him great, great joy. Another thing na ginawa ng paglilingkod ng mag-asawang ito, meron pong scenario sa Acts chapter 18, verse number 24. Basahin po natin. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, a mighty man, or a mighty in the scriptures, came to Ephesus. You see the progress? Corinth? Ngayon po nasaan? Tawing dagat sila. Ephesus. Sumama po sila kay Apostol Pablo, itong mag-asawa. Tinuwangan pa rin nila si Apostol Pablo sa missionary journey ni Paul. Verse number 25. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. See? Magaling na tao si Apollos. Pero dahil konti ang knowledge niya sa Bible, ang ginawa ng mag-asawa, tinuruan pa ng mas maigi, mas systematic patungkol sa Panginoon dahil ang alam lang ni Apollos ay baptism ni John.
hindi niya alam ang baptism patungkol sa Panginoong Jesucristo. Church, anong service ang kaya nilang ibigay? Kaya pa nilang mag-disciple. Sila mismong mag-asawa, malago spiritually, na kaya nilang mag-disciple ng mga taong mababaw pa ang pagkakilala sa Panginoon. Amen? Galing ano? Siguro itong mag-asawang ito, kung merong Bible school para lumalim pa yung knowledge nila about the scripture, may mag-i-enroll ito. In fact, ganito nga sila kalalim sa scripture . Nagturo pa, samantalang itong si Apollos, eloquent, magaling, ano? Mahusay na tao. Pero kulang lang sa kaalaman at tinuruan pa itong mag-asawa. Partner silang dalawa sa discipleship. Amen? O napakainam, napakasaya, at napakasarap makita na mag-asawang ganito. Na talaga namang meron silang hinahandle na Bible study. Sabi ni Mr. Mrs., ako ang magpapaliwanag, ano? Ikaw naman ang tagabasa. O kaya naman, Mrs., ako ang magtuturo. Iwihan mo muna yung anak noong tuturuan ko. O Mrs., ako ang magtuturo. Ano? Ikaw na ang maggayak ng merienda. Amen? Sila'y tandem sa ministry. Nagiging part sila ng discipleship. In fact, nung ma-disciple itong si Apollos, abay, matindi ding alagad ito ng Panginoon. Talagang antindi rin ang ginawa nito sa ministry. Dahil sa ginawang discipleship nitong mag-asawa, meaning to say, ang bunga ng dalawang ito ay hindi basta-basta. At naglingkod din sa Panginoong Diyos. That is discipleship. Nagbigay sila ng paglilingkod sa pamamagitan ng discipleship program. Amen? And he began to speak boldly in synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, talagang in-expound pa sa nila kay Apollos ang word of God more perfectly. Amen? Sa bisitang narito ngayon, I want to expand the Word of God more perfectly. Amen? Alam niyo po ba na hindi tayo kayang iligtas ng relihiyon? Dahil walang relihiyon na napako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Hindi rin tayo kayang iligtas ng mabuting gawa mula sa impyerno dahil walang mabuting gawa na napako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Hindi rin po sa pagsunod sa 10 utos para tayo maligtas, ang nagbayad ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang kailangan natin. Siya ang perfect sacrifice for us to save mula sa ating kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang ating kailangan, hindi ang mabuting gawa, hindi ang relihiyon, hindi sa pagtupad ng anumang kautusan, dahil sabi ng Bible, tuparin mo man ang kautusan at nalabag mo ang isa, nalabag mo ang lahat, bagsak ka sa huli. Kaya hindi sa pagtupad ng kautusan, kung hindi sa perfect sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross para magkaroon tayo ng tagapagligtas at magkaroon tayo ng kaligtasan. Therefore, ang kailangan natin, si Kristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Yan po ang in-expound the way of God more perfectly. If you remember yung testimony ng ating speaker, ang tanong niya, bata pa lang siya, pag namatay kaya ako, saan kaya ako pupunta? Nakarelate ulit ako doon dahil elementary pa lang ako, tanong ko na yon. Panginoon, pag namatay kaya ako, saan kaya ako pupunta? Dahil nung araw, talagang ako'y takot dahil sa mga mandurukot na kapag daw nadukot ang bata, papatayin tapos yung dugo ilalagay sa tulay. Takot na takot ako mamatay, kaya naging tanong ko noon, pag ako ba'y namatay, saan pupunta ang aking kaluluwa?
At isang araw, nalaman ko ang paraan pagpunta ng langit. At ito'y walang iba, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan lamang nino ni Kristo. Hindi daan ang relihiyon, hindi daan ang mabuting gawa, ang daan patungo sa Panginoong sa Diyos ay si Kristo. Kaya yun po, they expound the way of God more perfectly. Naging malinaw na ang way patungo sa Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang ating hatid na mensahe sa simbahang ito. Okay, yun po. Kaya nilang maglingkod through discipleship. Kaya nilang ibigay ang service nila to accommodate the man of God. Pangalawa, the sacrifice they were willing to make. Anong sacrifice ang kaya nilang gawin? Romans chapter 16, verse number 4. Who have for my life, sabi ni Pablo, sa aking buhay, laid down their own necks. Sabi ganoon, para maligtas lang ang aking buhay, sabi ni Apostol Pablo, handa silang ibigay ang kanilang mga liig. Unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Grabe ano? Sir Ibin, ito yung sacrifice na kaya nilang ibigay sa man of God. Hindi lang pala nila kayang i-accommodate si Paul ng 1.5 years. Ang kaya pa nilang ibigay na sacrifice sa lingkod ng Diyos, i-offer ang ano po? Kanilang liig. Kung if you remember, si Epaphroditus, when we talk about ministry at paglilingkod, patay kong patay. Itong dalawang ito, when we talk about service to the man of God, support to the man of God, sacrifice to the man of God, ganun din, patay kong patay. Bago niyo mapatay si Pablo, liig muna namin. Are you with me? Alam niyo, ito iniisip ko eh, Sir Lester. Napakapalad ni Pablo na meron siyang ganitong mga men at couple sa kanyang ministry. Are you with me? Amen? Are you with me? Alam niyo, bihira na yung ganito ngayon. Bihira na yung ganito. Na merong mag-asawa sa loob ng simbahan, ganito ang suporta sa lingkod ng Diyos. And explain ito, yung laid down their own necks. To be placed under the axe of the executioner. Executioner. Ito po yon. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung bang, kung merong tela dito, tatanggalin pa nila eh. I-open nila. Kung may sagabal sa pagputol ng leeg nila, tatanggalin pa nila eh. Para kanino yon? Para kanino nila gagawin yon? Para kay Apostol Pablo. Kung bagay, kung yung ang nasa bulsay, kaya nilang ibigay eh. Amen? Ano pang hindi nila kayang ibigay? Eh kung minsan nga, yun ang pinakamahirap ibigay, yung nasa bulsa. Amen? Ano ba yan? Meron pa ngayon na weekly ba yun, sinabi ni Bishop? Ano ba yan? May weekly pang ibibigay kay Pastor? Kalabisan na yun. Alam niyo yung sinasabi ni Bishop nung Linggo, hindi naman talaga para sa lingkod ng Diyos yun eh. That may abound to your account.
to bless the church, to bless the members. Because the passage, ang context, my God shall supply all your need. Kanino naka-address yun? To those who support the man of God. My God shall supply all your need. Ang concentration nung sinasabi ni Paul na yon, hindi sa kanya, not because I desire a gift, but grace that may abound to your account. Amen? Para po sa miyembro yon. Para po sa miyembro yon. Kaya ito po, ano, si Priscilla at Aquila, abay, wala na yatang hindi kayang ibigay sa lingkod ng Diyos. Kasi, Sister Sinaida, kapag yung liig na ang ibibigay, Sister Ging pala, hindi Sinaida, I'm sorry. Kapag yung liig na ang kayang ibigay, meron pa ba silang hindi kayang ibigay sa lingkod ng Diyos? Wala na! Lahat-lahat na kaya nilang isupport sa man of God. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, itong mag-asawang ito ay press heir to the man of God. Totoo lang, hindi nila alam na masusulat yung kanilang ginawa sa Biblia. Pero niloob ng Diyos na isulat sa Biblia para may example tayo na totoo at mayroong nangyari na mayroong couple na ganito sumuport sa man of God. Press air ito. Are you with me? Tindi nito ano? Sabi nga ni Bishop, di ba? Kaibigan mo, di ba? Nililibre mo, wala namang ginagawa sa iyan, di ba? Pastor mo na nagbe-pray sa iyo lagi, hindi naman kami nanunumbat. But this, the reality. Amen? Kaya ang Bible talaga, si Ribin, pag nagbigay ng example sa God. And I do believe, possible na pwede pa rin gawin ito hanggang ngayon. Hindi sinulat to sa Biblia na hindi kaya natin gawin. We can by the grace of God. Grabe ito, ano? Tent making, pinagtrabaho, inaccommodate 1.5 years. Tapos ito pa, para sa aking buhay, willing silang ilagay, ikalang na ganito. No? Na kapag may ano dyan, halimbawa, bawal na yung Bible sa Pilipinas, tapos nandito pastor nyo, nagpe-preach, biglang may mga dumating dyan na mga police, mga nakabaril. Aba, susugod tong dalawang ito. Kami muna baril nyo bago ang pastor namin. Ganun po, di po ba? Amen? Ganun po eh. Kami muna. O, sige, baril. Desalega. Ganun po eh. Kasi nung araw, talagang execution talaga, talagang pugot ulo ka doon. No po, okay. Kaya yun po, pag sinabing lay down their own necks to be placed under the axe of the executioner, ganun po, ang suporta nila sa lingkod ng Panginoong Diyos. Okay. Yun ang sacrifice na kaya nilang ibigay. Church, your labor is not in vain. Kapag ang ating pamumuhay ay according to the will of God, ang ating service ay according to the will of God, your labor is not in vain. In fact, itong desire na ito, si Ribin, hindi naman nangyari ito eh. Na sila muna ang pinatay bago si Pablo, hindi naman nangyari ito eh. Pero sila'y handa. Are you with me? Sila'y ready. Sila'y willing. Bukas ang kanilang kalooban. Sila'y hindi po puwersahin na gawin ito. Kumbuka, bukal sa kalooban nila ito na gawin para kay Apostol Pablo. Sila ay ready, hindi pinilit, hindi pinangakuan na kapag ginawa nyo ito, magkakaroon kayo ng house and lot. Pag ginawa nyo ito, magkakaroon kayo ng helicopter. Pag ginawa nyo ito, kayang magmamayari ng naiya. Hindi po eh. Yun ang kanilang puso sa lingkod ng Panginoong Diyos. Okay. And then, ano pa po ang ginawa ng mag-asawang ito na paglilingkod? Number 3,
the support they were willing to offer. Anong suporta ang kaya pa nilang ibigay? Abay, parang hindi na uubusan ng paglilingkod ditong dalawang to, ha? Okay, amen. Maganda'y ganun. Habang nabubuhay, hindi tayo nauubusan ng paglilingkod. Romans 16, verse number 5. Likewise, greet the church that is in their house. Pambihira. Ito pa ginawa ng dalawa. Yung church, nasa bahay nila. Wala po silang church building nung araw. Ang kanilang gathering place ay yung mga bahay-bahay. At isa sa gathering place ay yung bahay ni Priscilla at Aquila. Grabe naman ito. Naranasan niyo ba, mga kapatid, nagkaroon kayo ng maraming bisita? Ang tanong, marami pang walisin? Ang dami, di ba? Kapag ka 20 ang pumunta sa bahay mo, 20 pa ang may daladalang alikabok yun. Tapos nagkainan pa kayo, 20 ang kumain. Ilang kutsara tinidor yun? 40. Ilang pinggan yun? 20. Ilang baso yun? 20. Ilang mangkok? 20. E side dish? 20. E paano ko ang preparation nung table ay katulad sa Italy? Di ba? Ilang compertos po meron yon? Ang dami, di ba? Ilan ang iinom sa mineral water na binili mo? 20. Ilan ang mag-CCR, magpa-plus na ganon? Ay wala kayo doon sa CR namin. Hindi di plus, di timba. Mga 3 timba bago lumubog. Eh kung 20 ang mag-CCR, times 3, magkano ang babayaran sa Nawasa, sa Prime Water, na napakamura ng presyo? 20! Ilang electric pa nang sisindihan sa 20 yon? Magkano ang bill sa kuryente? May dalang anak, mga 5. Nagtakbuhan. Hindi pwedeng walang mababasag. You see, kapag tayo lumagar sa reality, sila'y nag-accommodate ng church. Hindi birong mag-accommodate ng church sa loob ng bahay. Amen? Pagdating niya ng edad at upag kuminsan ng mga young people, yung rep mo, bubuksan. Kaya kuminsan ayokong tao doon sa bahay, mga young people eh. Hindi, joke lang. Eh, ang mga nanay, kapag dumating yan sa bahay, ang dala-dala niyan, ulam. Amen? Yung ilalagay sa rep. Yung mga young people, ano ang laman ng rep? Abay, mahirap pong mag-accommodate ng tao sa loob ng church, ay sa loob ng bahay. Sabi ng Bible, the church that is in their house. Pero ito ang good thing, Sir Lester. Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay nila, preaching of God's word. Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay nila, opening prayer. Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay nila, operatory prayer. Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay nila, announcement at mga plano para pasagawain ng Panginoong Diyos. Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay nila, preaching ng salvation patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung bahay nila ay nagiging instrument ng mga unbeliever na nakakakilala sa Panginoong Diyos. At ang bahay nila ay nagiging instrument para lumagaw, tumibay ang mga mananampalatayang pumupunta sa loob ng bahay nila. Just imagine bahay mo, ginagamit ng Diyos para magbago ng buhay. Yung bahay mo ginagamit ng Diyos para maging faithful sa giving ang mga mananampalataya. Yung bahay mo ginagamit ng Diyos para magkaroon ng salvation ng mga walang salvation. That's the good thing sa pagpapagamit nila ng kanilang bahay. Likewise, greet the church that is in their house. Sabi pa dito,
The churches of Asia salute you, Aquila and Priscilla. Salute you much in the Lord with the church that is in their house. Amen. Kaya yung bahay ni Sir Bong, amen. Amen. Salamat po sa mga bahay na ipinapagamit niyo sa gawain ng Panginoon. No po, salamat po. At alam niyo, sa Bible, ni-recognize ito sa Bible. With the church that is in their house. May mga members tayo. Pastor, niluwang ko yung sala. Bakit? Para meron tayong lugar ng fellowship. Papagamit namin tong bahay namin for the glory of God. Ang magandang disenyo ng bahay na ito, ay mayroong mga Kristiyanong pumupunta, nagbi-Bible study, nagpe-fellowship, nagpapalakasan. Ang ganda. Hindi ko ipapahintulot sa bahay na ito na maging lugar ng chismisan. Amen? Amen? Ito'y lugar ng palakasan. Ito'y lugar ng encouragement. Ito'y lugar ng panalanginan. Ito'y lugar ng tapikan. Ito'y lugar na nagpupuri sa Diyos. Ito'y lugar na nagpapasalamat sa Diyos. Itong tahanang ito for the glory of God. With the church that is in their house. Their home was a place where God's word was proclaimed. It was a place where God's people grew and were edified. It was a place where God's people prayed. It was a place where sinners were saved. Yung lugar na ito. Kaya nga, no? Kapag ating binalik-balik tanawan, ay lahat na yata, Sir Gilo, inoper na ng mag-asawa para sa gawain. Ganun nila pinaglingkuran ang kanilang Diyos. Kung ano meron sila. Alala niyo po ano, kapag ikay nagninegosyo, alimang ninegosyo ka, ayaw mo kuminsan mag, yung mga ibang tao, ano? Ayaw nilang magturo ng iba kasi magiging ano nila yun eh, competition. Itong dalawa hindi eh. Tent maker ka, oli ka, sama ka dito, gawa tayo, hindi ganun. Ganun po, halos lahat na yata ibinigay sa gawain ng Panginoon. Yun po yung kanilang example. Ngayon po, bilang conclusion, kasi ang ini-imagine nyo na aircon. Okay, bilang conclusion, Romans 16 verse 4, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, sabi ni Paul, hindi lang ako ang nagpapasalamat sa mag-asawang ito. Hindi lang ako, but also all the churches of the Gentiles. You see? Lahat ng mga simbahan ng mga hintil, thankful kay Priscilla at Aquila. At hindi lang si Pablo ang nagpapasalamat. Ang daming nagpapasalamat. Amen? Nakapag nabanggit, Priscilla at Aquila, naku, salamat may mag-asawang ganyan. Punta ka doon sa ibang simbahan, nakilala si Priscilla at Aquila, naku, salamat, may mag-asawang ganyan. Punta ka doon sa simbahan pa doon ng Gentiles, salamat, may mag-asawang ganyan. Punta ka doon sa pangsimbahan ng mga hintil, salamat, may mag-asawang ganyan. Amen. Blessing, not a burden. Salamat, may mag-asawang ganyan. Pinupuri nila ang Panginoon, pinapasalamat nila ang Panginoon dahil mayroong mag-asawa na ganyan. Amen? Maging hamon sa atin ito, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Tanong, ngayong umaga, paano natin pinaglilingkuran ng Panginoon? Church, napakaliwanag ng buhay ng dalawang ito. Lahat-lahat na yata ibinigay sa gawain ng Panginoon. Ang tunay na reward ay hindi lamang dito sa lupa,
kundi meron pa sa langit na naghihintay sa atin. Wika ng Bible, anumang ating pagpapagal, paglilingkod sa Panginoon na sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Itong init na ito na nandito kayo ngayon, sabi nga ng prayer ni Sir Lester, sincero tayong narito ngayon. Sincero ha, your labor is not in vain. It's so hard na mag-stay dito na ganito kainit. At pinili niyong mag-stay dito at makinig ng salita ng Diyos. Yan ang kaya nating ibigay. Bukod dito, ano pa ang kaya nating ipaglingkod sa Panginoon? Meron pa ba tayong naiisip at nahamon tayo ngayong umaga? Panginoon, meron pa akong naiisip na ipaglingkod sa inyo. Salamat po sa idea, Panginoon. Ngayon, ang bahay ko, lugar ng Bible study. Amen? Salamat sa mensahe. Ngayon, naisip ko, nagkaroon ako ng idea how to support the man of God. And I'm willing na kahit yung liig ko para sa lingkod ng Diyos, willing kong ibigay, isacrifice para sa lingkod ng Diyos. Ako'y naniniwala, Sir Lester, itong si Pablo, hindi naman perfect eh. May mga ano to, may mga pagkakamali ito. May mga palpak na gawain din itong si Apostol Pablo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo eh, yung mga magagandang bagay na gusto kong gawin, eh hindi yun ang nagagawa ko. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun pa yung nagagawa ko. Ibig sabihin, si Pablo, katulad natin, na hindi perfect, na lingkod ng Diyos, meron siyang nagagawa na hindi niya dapat ginagawa. Pero sa kabila nun, mga kapatid, we see Priscilla and Aquila, how they love, how they support the man of God sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Tayo tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patotoo ni Priscilla at ni Aquila. Sila po'y mag-asawa at hindi lang sila iisa physically. Iisa ang kanilang espiritu. Papaano silang maglingkod sa inyo? Sa atin, church, sa anumang bahagi ng mensahe tayo kinausap ng Panginoon, nagkaroon tayo ng idea, ng enlightenment. Kung paano ba sila naglingkod noon, halimbawa sa atin ngayon, tunay nga na mayroong nabuhay na mag-asawa daang taon o libong taon ang lumipas. Tunay nga na silang mag-asawa, patotoo at ganoon nila pinaglingkuran kayo. Church, paano natin ngayon pinaglilingkuran ng Panginoon? Come on, you talk to God. Panginoon, salamat po sa mensahe. Meron po akong realization ngayon. Hindi pa nga ako pumupunta sa punto na ganoon na willing akong ikalang ang liig ko para sa lingkod ng Diyos. Pero Panginoon, nagkakasala na ako ng reklamo. Iba ang tingin ko sa pastor ko. Hindi ko kayang ibigay ang ganon. Hindi ko kayang ibigay ang ganon sa lingkod ng Diyos. Pero salamat sa inyong salita. Forgive us, Lord. Ama naming Diyos, hindi aksidente ang bawat mensahe nyo. Naniniwala kami na kalooban nyo ang bawat mensahe. Ang may problema lang, Panginoon, madalas puso namin. How to receive your word. Hindi ang inyong salita ang may problema.
ang puso namin. Salamat sa enlightenment, Panginoon, ng inyong salita. Paano kayo pinaglingkuran noon? Panginoon, tulungan mo kami na paglingkuran din namin kayo ng katulad ng ganon. We are willing to be used, na mag-sacrifice kami, Panginoon, para sa inyong gawain. I-offer, Panginoon, kung anong meron kami. Dahil lahat naman ang meron kami galing sa inyo. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.